Hi everyone! Welcome po sa video natin ngayon. Ako po ulit si Forex Coach Jonathan Liu. And you know, it's very nice to see everyone here. So pag-uusapan po natin ngayon ay anong klaseng account po yung best suited para sa akin. Kasi po si XM, maraming types of accounts na ino-offer yan eh. So try natin isa-isahin, tapos tignan natin kung ano yung mga advantages niya. No? Kasi depende po sa situation natin or dun sa ating conditions, no? Mas meron pong appropriate na account para sa atin. So, kaya maraming types of accounts sa XM eh. Exactly for that. So, unahin po muna natin yung pinakang common na account, which is your standard account. Ang standard account po, yung volume niyan or lot sizing niyan, pag nag-trade ka ng one lot, nasa mga $10 per pip yan. Ang pinakamaliit na pwede nating ma-trade dyan ay volume na 0.01, which is roughly around 10 cents per pip. So, yung ganyang klaseng account, maganda yan kung ang deposito nyo, no, or yung fund nyo is more than $500, no. So, kung mas mahigit sa $500, okay yan, maganda yung ating standard account. Ngayon, kung mas mababa dun yung inyong deposit, personal recommendation ko lang naman, ay micro account ang gamitin nyo. So, tipong ang gusto nyong ilagay dun, $200, no. Minsan nga, gusto mo $50 lang, okay lang. Kasi kapag nag-micro account ka, ang volume nun, in cents, lahat siya expressed, no? So, pag nag-deposit ka dun, hindi dollars ang makikita mo sa account mo. Makikita mo actually cents. So, pag nag-trade ka dun ng volume na 1 or 1 lot, imbis na $10 per pip yun, ang lalabas ay 10 cents per pip. Kapag nag-trade ka ng 0.1, 1 cent per pip. So, talagang kahit maliit yung lot size mo, maliit yung volume mo, pwedeng-pwede, no? Kaya mong i-manage yung risk mo ng maayos kapag naka-micro account ka. Ngayon, yung standard na yun at saka yung micro account na yun na normal, no, meron tayong tinatawag dyan na deposit bonus. So that is another advantage, no, para doon sa ganung dalawang types of accounts na yun. Ang deposit bonus ay kapag nag-deposit kayo ng funds doon sa account nyo, si XM po magdadagdag pa on top of that, no. So ang purpose talaga ng additional funds na yun ay para magkaroon tayo ng extra capital at mas makatrade po tayo ng mas maayos. Okay? So, yun po yung purpose niya. Basahin nyo din po in terms and conditions, oh, para talagang malinaw lahat. Okay? Pero walang, ano yun, walang sabit yun or anything. It's just really additional funds for you to trade with. So, yun yung kagandahan. No? Now, that is good for swing trading, no, or kahit intraday trading. Ibig sabihin, medium term, long term, no, kahit short term trading, okay yun, walang problema. Kung tipong mga stop loss mo naman, mga tipong 20 pips, 30 pips, or more, sakto-sakto rin kasi makakatulong na additional capital sa inyo. Pero, kung ang style nyo naman ng trading ay scalping or very sensitive kayo sa spread, no, very sensitive kayo sa stop loss nyo, kanwari, yung stop loss nyo, nasa 10 pips lang, no, or talaga nagsiscalp kayo, wala nga stop loss, in out ka sa market, no, buy, sell, buy, sell. So, very sensitive yung strategy mo, no, sa spread. Pag ganun po, ang marerecommend ko po ay ultra-low accounts. No? Si XM po, meron niyang dalawang klase ng ultra-low. Meron kang micro version at saka meron kang standard version na pareho lang naman ng lot sizing yung una. No? Ang difference lang ng ultra-low account ay mas mababa yung spread ng konti. Okay? So kung sensitive yung trading mo sa spread, go for ultra-low accounts. No? Pero wala itong deposit bonus. So pag-isipan nyo, no? Mas makakatulong ba sa inyo yung deposit bonus, additional capital, or mas makakatulong ba sa inyo yung slightly lower spreads? Okay? So it's up to you which one you want to use. Okay? But then again, kung tipo mga 30 pips naman yung stop loss mo, it doesn't matter kung naka-normal ka lang na standard, no? Yung ultra low, halos wala masyadong effect yun kung ganun lang din ang makalaki yung stop loss mo. Okay? Now, the last type of account, no, na meron si XM, no, na pwede natin gamitin ay yung ating swap-free account. No? So, yung swap-free account, every time kasi mag-trade tayo at iiwan natin overnight, meron yang parang overnight interest rate. No? So, either positive ng konti, pero mostly it's negative. No? May konting kaltas ka. Pero maliit na maliit lang naman yun kung tama naman yung risk management mo. Okay? So, yung swap-free account, on the first few days, no, wala kang swap. So, kung tipong nag-hold ka ng trade na medyo malalaki yung volume, no, medyo high risk, you hold it for a few days, okay yung swap-free account, makakatulong yan. No? Pero pag tumagal na rin kasi noon, after, you know, a couple of days, meron kasing parang commission yan.
So may konting kaltas din yun, no? Pero maliit lang naman. Okay, so if you plan to hold big volumes, no, over a couple of days, then swap-free account might be good for you. So pati yung medyo specific siya talaga, no? But again, that's my personal opinion on how to use it properly. Okay? And actually, merong isa pang type of account, which is a shares account, no? Yun naman po pang ano talaga, actual shares, no? Actual stocks talaga, no, na tinitrade natin. Mataas na yung minimum deposit nun. Minimum deposit is around $10,000. Pero yung mga iba, mababa lang yung minimum deposit, no? Nasa $5 lang yung standard mo nga, tsaka micro. Okay? So, if you want to know more about those types of accounts, you can always visit our website. Nando naman po nakalatag lahat ng mga types of accounts, lahat ng mga advantages nila, so that you can also compare, no, bago kayo magbukas ng sarili nyong live account. And kung meron na po kayong current na live account at gusto nyo pong magbukas pa ng additional, pwedeng-pwede yun, you can have up to 8 accounts with XM. Alright, so if you need any more support, you can always ask live chat. Andiyan naman sila para tumulong. Okay? So anyway, sana po nakatulong yung video na to at makapili po kayo ng tamang account na para sa inyo talaga. Bye-bye! See you on our next video.